Ngayon nga pong January 2023 is ilalabas na nila yung sports bike category na ang pangalan po ay Invictus 400 RR. Kaya talagang nakakapanabik na meron na namang bagong 400cc sports bike na ilalabas dito sa Pilipinas, tsak na meron na pong makakatapat na ngayon sa market si CF Moto 450SR at eto nga si Bristol Invictus 400RR. Kaya samahan nyo ako guys na pag-usapan ang motorcycle na ito. Pero bago yan, baka pwede naman na pa-subscribe ng aking YouTube channel. I-click mo na din ang notification bell para maging updated kayo sa mga susunod na i-upload ko. Guys, baka pwede naman na pa-like and follow ng aking Facebook page. Nasa description po ang link. Kaya make sure guys na tapusin nyo ang video na ito para malaman nyo ang information may kinalaman sa motorcycle na ito. And finally guys, lumabas na nga po si Invictus 400RR dito sa Pilipinas. Ngayong January 28, 2023 nga po is inilabas na nga po o nilaunch ni Bristol Motorcycle Philippines Saturday 7 PM. May mga ilan nga na nagsasabi na napaka unfair naman daw kay Yamaha R3 kasi si Yamaha R3 is accurate lang na 321 cubic centimeter engine displacement ang displacement niya sa kanyang ORCR. Ang Invictus 400RR na guys ang isa sa pinakamurang sports bike na mabibili mo dito sa Pilipinas. Kung titignan sa kanyang physical appearance, talaga namang napakasulit ng sports bike na ito. Makikitaan din siya ng napakagandang slim body bearings at meron din siyang mga new technology na nilagay, magagandang safety features at syempre more on aerodynamics design. Dito sa Pilipinas guys, talaga namang inabangan si CF Moto 450SR ng ating mga kababayan. Pero nung nalaman nga nila ang presyo nito, medyo naging tagilid sa paningin ng ating mga kababayan. Pero sulit din naman talaga ang sports bike na yun. Pero kay Invictus 400RR nga guys, meron siyang introductory price na 278,000 pesos. Kaya talagang sulit na sulit at isa na nga si Invictus 400RR dito sa Pilipinas na sports bike na 400cc na pinakamura. Ano nga ba ang dapat nating abangan sa sports bike na ito na bagong ilalabas ni Bristol Motorcycle? Meron siyang 322 cubic centimeter engine displacement with a parallel twin cylinder and meron siyang bore and stroke na 68mm by 44.1mm, naka 8 bulbs na nga ito and dual overhead cam, naka 6 speed transmission with slipper clutch. Isa sa magandang features para sa isang sports bike, slipper clutch. And syempre guys, siya ay naka liquid cooled engine. How about sa kanyang maximum power? Meron niya itong 39 HP at 10,500 RPM with a maximum torque na 22 Nm of torque at 9,000 RPM. It's a big wow para sa isang Chinese bike na di talaga, no, hindi siya basta-basta dahil kita naman sa kanyang engine specs na di talaga magpapahuli at makikipagsabayan na din talaga ito sa ibang brand. Kaya niya ngang abutin ang kanyang top speed sa bilis na 170 km/h. Siyempre, nakadepende pa din yan sa rider. Pero sa bilis na 170 km/h, masasabing di na mabagal para sa ganyang bike. Sobrang unique ng pagkakadesenyo dito at mas pina-slim and more aggressive body position and aerodynamic design ng bike na talagang sulit na sulit. And ang mga ginagamit nga na materials dito is talagang magagaan para more speed sa bike pagdating sa kanyang pairings. Kaya aasahan nating big performance talaga ang ibibigay ng bike na to. Naka full color TFT displays na nga ang kanyang panel gauge and syempre naka push up clip-on handlebar para sa mas maganda at stable na handling and relaxed position para sa rider. At pagdating naman sa kanyang chassis, ito ay naka multi-tubes steel frame na mas lalong pinagaan. And ito na guys, ang isang magandang feature sa kanya is yung kanyang single-sided swing arm. Sa kanyang braking system, ito nga guys is merong 320mm front Nissan fork piston radial mounted caliper and 240mm sa likod disc brake and syempre meron siyang dual channel ABS for safety features.
Kamusta naman ang sukat ng kanyang mga gulong? Sa unahan nga, ito nga ay naka 120x70x17 size na gulong sa harap and 150x60x17 naman sa kanyang likuran. May bigat lamang siya na 151 kg. Mas magaan ang motor na to sa Yamaha RT. At ngayon ngang January 2023, is official na nga pong ilalabas ito ni Bristol Motorcycle Philippines dito sa atin. Kaya ngayon nga guys, is available na nga po ang Invictus 400RR dito sa Pilipinas at ang presyo nga po niya is nagkakahalaga ng 278,000 pesos. Siya na nga po talaga ang isa sa pinakamurang 400cc sports bike na mabibili mo dito sa atin. And guys, hindi lang to basta-basta kasi isa din to sa pinakasulit na sports bike. Alam nyo ba guys na siya lang po ang merong magaan na power to weight ratio na 400cc, 151 kg. Kaya talagang sulit na sulit to. Talagang tinapatan nga ni Bristol Motorcycle Philippines si CF Moto sa kanilang dalawang sports bike na pinagtapat. May mga ilang sikat na vlogger na nga guys ang nakapag-testing ng Invictus 400RR dito sa Pilipinas, katulad na nga lang po ni Makina at syempre si Red Sweet Potato. Ito nga po ay na personal na nilang na testing at nagamit at na test drive. For my personal opinion guys, talagang masasabi ko na okay talaga ang sports bike na ito. Yes po, alam naman natin guys na 321 cubic centimeter engine displacement siya, pero kung mapapansin, hindi pa rin talaga siya pasok sa expressway. Pero syempre medyo malakas si Bristol Motorcycle kaya nagawa nilang 400cc ito sa kanyang ORCR. Kasi guys, kung ilalabas nila yan dito sa Pilipinas ng 321 cubic centimeter engine displacement lang din katulad kay Yamaha R3, tsak pong lalangawin siya. Kasi alam naman natin guys na mas pipiliin pa ng ating mga kababayan na si R3 na lang ang kunin. Kasi parehas lang naman sila ng servisyo na mabibigay, pero ang ginawa nga ni Bristol Motorcycle is ginawa nilang 400cc ito para nga mapasok at legal sa expressway at meron ka pang maporma na sports bike na 400cc. Kaya talagang nakakapanabik na meron na namang bagong 400cc sports bike na ilalabas dito sa Pilipinas. At eto ngang si Bristol Invictus 400RR. Kayo guys, ano ang masasabi nyo sa motor na ito? Pakicomment naman ang inyong reaksyon. Maraming salamat po. Bago matapos ang video na to guys, baka pwede naman na pahingin ng isang like mula sa inyo bilang pagsuporta sa ating munting video. Maraming salamat po. So pwede mo na rin i-share para din malaman ng iba nating mga karider. Sa tingin ko guys, is dito ko na lamang po tatapusin ang ating vlog. I hope na nag-enjoy kayo sa aking hinandang video para sa inyo. Pinasisigla ko din kayo guys na i-subscribe ang aking YouTube channel. I-click mo na din ang notification bell para maging updated kayo sa mga susunod na i-upload ko. So dito ko na lamang po tatapusin. Maraming salamat po. Itchy boy. Thank you.